The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode na ito mga kapatid, ating alamin ang pinakamalalaking perla sa buong mundo na dito lamang nakuha sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Just click that red button down below, notification and the bell para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, ako'y mag-shoutout. Shoutout kina Earth777, Judy Liet Sinte, Romeo Martos Jr., FF Warrior, Diego Gabrines, shoutout din kay Ray Diza Matika, Jeffrey, Lil JB Misor, Ernesto Manalo, Danny Flores, and also shoutout kina Alma Ulip, Batikan Adventure, Mark Nilo Maestrado, Jetro Cabali, Elvin Famaran, Ken 17 Morales, Kims Martin Hyacinth Octimia, Bonifacio Manuel, Franklin Dunglal, Anton Hagonoy, Boy Kaukau, Victor Digman, Ginaline Cabunilas, Marcat Luna, Rogelio Cortez, and lastly, shoutout kina Giovanni Palicte, Arnel Manliges, Lauro Albano, Sandro Real, Aguilino Ardinio, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At hindi tinatawag ang Pilipinas na perlas ng silanganan kung hindi ito totoo. Kaya nga, nang dumaan dito yung general ng Chinese naval forces noon, si Zhang He, ay tinawag niya ito na Mayi or Beautiful Island. Kaya nga ang China ay talagang gustong kukunin ang mga portion dyan sa Palawan, kasi dyan sa Palawan nakukuha lahat ang apat na pinakamalaking perlas ngayon sa buong mundo. Ito ang recently na break na record, itong Giga Pearl na nandun na ngayon sa Canada. Ang nagmay-ari niyan na isang Filipino-Canadian. Ang worth niyan ay tumataginting. Noon niyan ay $60 million pa, sa ngayon $200 million na ang worth ng Giga Pearl. At ang kwento diyan sa Giga Pearl na yan, kung bakit nakarating yan sa Canada, ay noong 1950s, bumili ang auntie niyang si Mr. Reyes, bumili ng higanting taklubo or giant clamshell sa Palawan at rinigalo sa kanyang kapatid sa Canada. At nang kanilang buksan, naku, giant pearl ang laman. Kaya napakaswerte ng Reyes family na yan. Sa ngayon, yan ang kanilang tinatawag na family heirloom, ang kanilang kayamanan sa kanilang angkan. Pinagawa ni Mr. Reyes ito ng golden octopus, na solid gold din yan kasi milyonaryo din naman ang taong ito. At yan ay umayakap diyan sa Giga Pearl na yan na napakamahal. Kaya dito sa usapin na ito, panalo ang Pilipino dahil siya ngayon ang holder ng pinakamalaking perlas. Pero just recently, almost 7 years ago, ay na-break ang record na yan ng Giga Pearl na nakuha sa Palawan. At ang naka-break ng record ay isang Filipino fisherman pa rin na galing pa rin sa Palawan ang nakakuha nitong tinatawag na Palawan Pearl or Puerto Palawan Pearl, na kung saan merong timbang na 75 pounds. At itong Giga Pearl ay nasa 60 pounds lang yan ang bigat. Kaya mga taga Palawan, nako, napakaswerte ng mga fisherman diyan. Apat na yata na higanting perlas na totoo ang nakuha diyan. At marami na ang naging milyonaryo diyan, mga katiyats. Kaya hindi lang ginto tayo mamilyonaryo, pwede rin diyan sa giant pearl kung marunong tayong kumilatis niyan. At bago tayo magpatuloy, atin muna balikan ang pangatlong pinakamalaking perlas sa buong mundo, galing pa rin yan sa Palawan, tinatawag na The Palawan Princess. At ang mga gemstones at mga perlas, kasama na ang diamonds dyan, ang kanilang rating ay in terms of carats. Ito ay meron siyang 11,000 carats or 2.27 kilogram. So magaan lang siya, pero ang presyo niyan ay umabot pa rin yan sa almost $100 million. Kaya kung sino man ang may-ari niyan, taga Palawan ang nakasisid niyan, fisherman pa rin, ay nag-iba na ang kanyang buhay ngayon. At yan ay bigay ng ating kalikasan. Ang kalikasan ay bigay sa atin ng may kapal,
So ating pasalamatan ang ating Poong Maykapal. Sabi nga niya, ibibigay niya ang mga kayamanan sa mga madidilim na lugar na nakatago sa mga taong gusto niya. At ito naman mga katiyets, ang perlas na mas malaki pa sa Princess of Palawan. Ito ang Pearl of Lao Tzu, or sometimes tinatawag siya na the Pearl of Allah. At ang kanyang galing pa rin yan sa Palawan, dito sa Pilipinas. At yan ay natagpuan noong 1934, matagal na yan. At meron siyang 31,000 carats. Malaki nga yan, malaki pa kaysa yung Princess of Palawan na perlas. Kaya blessed talaga ang Palawan. Napakaraming giant clamshell dyan. Kaya ang China ay parang sisiri na ng China ang buong itong coral reef ng Palawan. Nabalitaan ko nga noon na kumukuha daw ng mga giant clamshells ang mga Chinese fishermen. Kaya baka yung perlas nga ang kanilang tinitira kasi kayamanan yan. Imagine $1 million, $100 million, nako. Ang laking kayamanan ng isang giant pearl. Ngayon ay tingnan na natin ng masusi itong ating world-breaking record na higanting perlas. Ito yung title holder at record breaker ng mga higanting perlas na lahat ng mga yan ay galing sa Pilipinas. Swerte tayo dyan kung Olympics pa yan. Yan ay gold medal na yan. At itong tinatawag natin ngayon na the largest, the most expensive pearl in the world na nag-break sa record ng isang Philippine pearl pa rin ay tinatawag na the Puerto Pearl. Ang Puerto ay hango sa lugar na Puerto Princesa kung saan natagpuan yan ng isang fisherman na napakaswerte. Kasi 130 million worth. Yan ay dollars na 130 million multiplied by 50, magkano mga katiyats? Hindi ko na alam yan. I-calculator nyo nga kung magkano yan. $130 million times 50. Okay, ang lalabas dyan ay pesos. At sa tingin ko ay, naku, malapit na yan sa bilyon. World largest clam pearl found in the Philippines, especially dyan sa Palawan. Introducing itong ating perlas ng silanganan. Ang Puerto Pearl na isa ng title holder ngayon ng the largest and the most expensive pearl in the world ay mayroong timbang na 75 pound. Nasa display na siya ngayon ng City Hall of Puerto Princesa. Ito ang sinasabi ko mga katiyats na someday somehow we will be stumble on treasures that will be given to us by the Almighty Creator. Okay, dahil ang mga taong ito ay hindi yan naghahanap ng mga higanting perlas. Aksidenteng natagpuan nila yan kasi sila'y pumupunta doon sa mga laot. Ganun din sa atin mga ka-treasure hunters. Kapag palagi tayo pumupunta sa bundok, okay-hukay lang tayo, huwag tayong gaanong mag-expect na makakuha. Sometimes, one day in the future ay matusok natin or ma-stumble tayo, matisod tayo doon sa lugar na kung saan mayroong nakatagong mga ginto or Yamashita treasures. Ako'y magpaalam na. At maraming salamat sa inyong palaging pagtangkilik, pagsubaybay, pag-share sa ating mga videos dito sa ating channel. May the fortune be with us all and don't stop chasing for your dreams. So,